What's up, guys? Today we're gonna be eating dinner at Rock Pal Sheridan. Let us see if this is a good place to eat or a bad place to eat. Magko-food review din kami gamit ang AFP review criteria para malaman natin kung worth it ba dito o hindi. Kaya tara, let's go! Guys, this food review is at sponsored di rin po kami food experts, but we give honest review using our pausong AFP criteria. AFP your food review, familia pa. So, A for ambience, maganda at malinis ba ang lugar dito? F for food, is it a 0 out of 10 or 10 out of 10? Let us see. P for price, sulit ba? Order na kami sa Oink. Appetizer for sharing naman to. Favorite namin, yung Topot Bagnet. So, sabi dito, crispy outside, juicy inside. Next, yung sizzling Wagyu Salpicaw, silog. So, New Zealand Wagyu, melt in your mouth. Flavorful beef with sauteed garlicky buttered mushrooms with garlic rice. Tapos, beef pares. Yeah, comfort food. Prime beef Filipino ramen. So, ito. So, Filipino twist ng oink. So, may kasama rin itong adobo egg nila. So, excited ako matikman yun. The drinks. Iced rich chocolate. So, isa ding cucumber mint. So, bittersweet na slushy. So, tapos, isang choco con leche. So, iced chocolate din siya. Tapos, meron silang signature leche flan na topping. Unang sugo. Thank you, Lord. Oh! Sa una. I wanted just the rice. Hey, this looks good. It looks pretty good. I think I will enjoy this. This is kind of spicy, but it's good. I ordered ko yung Pinoy version ng ramen. Beef yung pinili ko. So, meron siyang syempre yung beef. Tapos may mushroom. May mais. Green onion. Tapos meron din siyang nori. Tapos yung isa dito sa oink na parang specialty din nila. Yung adobo egg. So, meron siyang isang buong adobo egg. So, nakahati sa dalawa. So, parang siya, malapot yung broth niya. Titikman ko siya. Broth muna. Parang mami yung flavor. Tapos yung pinili ko palang noodles, yung firm. Firm din. Yung beef parang sa pares. Harap noodles. Chewy. Bokwat magnet. Gusto ko yung sausawa nila.
Ito rin yung order namin dati. Nung kumain. Ito pwede na tong ulam eh. Pwede niyong gawin. Order niyo tong chocolate cutlet tapos garlic rice. Ang sarap. Sarap talaga ng kokwat bagnet nila. May ano eh, sausawan nga. Sinausaw ko na, kakainin ko na. Masim. Masarap talaga. Guys, my turn naman. So ang in-order ko ay sizzling wagyu salpigaw. Sa plating, ayos naman, simple lang sa sizzling plate. Kasi siya, tinalagyan yung wagyu na lahat ng components nandiyan. Nandiyan yung rice, nandiyan yung wagyu cube, nandiyan ang mushroom. Manala. Garlicky. Medyo may asim. But all in all, masarap pa rin. For my dessert today, we're gonna be giving a taste of this called iced rich chocolate. Or I'll just taste it and I'll describe it. Eat it as well. It's like dark chocolate, which I don't really like since it's kind of bitter or bland. So I'll give 7 out of 10. So guys, sabi nga nila, Q4 cucumber shake. Tikman natin. Best seller. Whoa, ramdam na ramdam ang mint, guys. Guys, it's verdict time. Okay ba sa oink or hindi? Let's start with A, ambience. So guys, kita naman, modern na modern yung restaurant. Magandang puntahan, maganda yung lighting. Kaya lang nagka-problema guys, medyo mainit siya. Pero nakakatuwa, kasi nung unang pagpasok namin, wala masyadong mga tao. So akala namin, clear na for vlogging. Then, time by time, minute by minute, dagsa na paunti-unti yung mga tao. Pero kahit dumadami na rin yung tao, ayos pa rin, maayos pa rin sila, malinis yung lugar. So okay na okay guys sa oink. About sa food, F for food. Grace, ano masasabi mo sa food? Masarap! Mahilig kami sa beef pares, yun yung in-order ni Jeff. Yung beef pares version nila, nasa malapot na side yung sarsa. Angat yung lasa ng anis, tapos siguro yung banana blossom yon, kasi medyo may pagkamalinamnam yung beef pares nila. Garlic rice din naman yung kasama, tapos yung pwede mo kumong piliin kung anong pagkakaluto ng itlog. So yung KJ din naman, chicken adobo, meron ding itlog, tapos rice na kasama. Yung kakaiba dito, yung sauce ng adobo, ikaw bahalang maglagay. So kung sa kanin mo lalagay or dun sa ulam mo ilalagay. Pero in terms of sa lasa, parang hahanapin mo pa rin yung lutong bahay na adobo. So yun yung luto ko. Anyway, sa akin naman, para maiba lang, in order ko yung prime beef ramen. So ito yung merong Filipino twist. So version nila oink ng ramen. Yung lasa ng sabaw, beef mami na nabibili mo sa mga paresan, 'di ba? Masarap. Tapos ko lang konti yung sabaw, pero okay lang naman. Yung noodles naman, so mamimili ka eh kung firm or soft. Syempre, pinili ko yung firm. So, dahil yun yung gusto ko. Medyo, makunat. Chewy. Enjoy ako doon. W, Wagyu. Bestseller nila yun, guys. And it melts in your mouth. So, in other words, masarap siya. So, guys, proceed na tayo sa P for price. Sulit ba? Worth it ba? I don't know kasi siya ang nagbayad. Ako nagbayad ulit. Anyway, sa price, sulit naman. So, parang isa-isa kaming order, tapos nag-order pa kami ng drink, so sulit. Ang masasabi ko lang, yung price nung silog nila,
is 250 to 300. So, syempre, yung mga usual na kinakainan namin na mga tapsilog or paresan, nasa 100 pesos, mga ganong range lang. So, ito, dahil nasa 250 siya, ito yung tipong pagkakain ka doon, hindi ka mahihiya na magtagal tsaka makipagkwentuhan pa, magstay pa doon na matagal. Kasi, syempre, yung presyo is above dun sa normal na paresan sa sa kanto, ganyan. So kung worth it ba, from what she said, worth it naman. Pero ang tanong, babalik pa ba tayo sa Oink? Babalik-balikan ba yan? Yes, oo, babalik kami. Yay, kasi nakabalik na nga kami. Favorite na namin. Guys, kung may suggestion kayo na gusto nyo pang pa-food review sa Famiya, sabihin nyo lang sa amin. Comment down below kung ano yan. If you want more content, guys, eto guys, masarap.